nasa estratehiya o nasa proseso ng pagtuturo natin ang medyo kulang. Hi! This is MLT and welcome to Monette Vlogs. Yeah, hi! Thank you so much for playing this video. And also, thank you sa tanan, no, na nag-share, nag-like, and nag-subscribe sa atuang channel. Thank you so much. And also for you, if you are new, please don't forget to like and subscribe. Ayan. So, welcome to this another episode sa ating teaching top tips. Ayan. So, this will be our second teaching top tips. So, for today, I will be talking about one teaching strategy, okay, on how to make our students listen attentively and effectively. Ayan. So, kayo, my co-teachers, paano nyo ba nahihikayat ang inyong mga mag-aaral na makinig ng mabuti sa inyong klase o sa inyong pagpapaliwanag o sa inyong pagbibigay leksyon? Ano bang strategiya ang ginagamit ninyo? Nahihirapan ba tayo sa klase katulad ng bakit hindi nakikinig ang mga mag-aaral sa akin? Bakit pagkatapos ng diskusyon ay wala na silang ginagawa? Bakit kapag tinatanong sila, hindi sila makasagot? Self-check, baka naman nasa estratehiya o nasa proseso ng pagtuturo natin ang medyo kulang. So ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang aking estratehiya na kung saan ang mga mag-aaral ay nakikinig ng mabuti pagdating sa leksyon at nakakasagot kapag sila ay tinatanong. Co-teachers, ang estilo nyo ba sa pagtuturo ay pinapasulat muna ang mga mag-aaral sa kanilang mga kwaderno? Isusulat ang leksyon? Isusulat ang definisyon? Bago ang diskusyon? Sa tingin ninyo, ito ay mabuting estratehiya? Sa tingin ninyo, ito ay epektibo? O baka naman dahil dyan, kaya hindi nakikinig ang mga mag-aaral? Unang-una, bakit sila makikinig sa'yo kung isinulat na nila ito lahat sa kanilang kwaderno? May mga iilang mga mag-aaral ang magsasabi, hindi na ako makikinig kasi babasahin ko na lang mamaya sa bahay. Andiyan naman lahat na sa kwaderno, ipinasulat na ni ma'am ang lahat ng diskusyon. So bakit pa ako makikinig? My co-teachers, try to check also kung tayo mismo, kapag tayo ay may mga seminars, professional development sessions or Slack, di ba magtatanong tayo sa speaker? May hard copy ba? May soft copy ba? And what's the reason behind those questions? See? So baka nasa estratehiya mo ang problema kung bakit hindi na nakikinig ang mga mag-aaral sa iyo. Kasi pinapasulat mo sila ng lahat ng salita na meron sa libro. Sinusulat nila sa kanilang kwaderno. Kaya ang mga mag-aaral hindi na makikinig. Kasi andyan na lahat sa kanilang kwaderno. Ito, co-teachers, ito ang solusyon ko. Ito ang ginagawa ko sa aking klase. Instead of letting them write everything on their notebook from the book, why not make them listen and write at the same time? Why not make your lesson proper, easier? Pwede mong isulat lahat ng facts, terminologies, like those answers from questions what, when, where. Pwede mong ipasulat sa kanila. Pero, ang diskusyon, ang pagpapaliwanag, huwag mo nang isusulat. Hayaan mo na makinig sila sa'yo sa diskusyon at sila mismo ang magsusulat ng kanilang mga natutunan sa kanilang kwaderno. Diba, mas nakakatipid sa oras? Kesa naman, ipakopya mo lahat ng diskusyon na nasa libro at kanilang isusulat sa kwaderno. Bakit hindi mo subukan na habang ikaw ay nagpapaliwanag, sila ay nakikinig lamang? Nakikinig at iniintindi nila ang iyong pagpapaliwanag.
Dahil kung hindi nila iintindihin at hindi sila makikinig ng mabuti, wala silang isusulat na definisyon o pagpapaliwanag sa kanilang kwaderno. So let the students listen and write their own learnings to their notebook. Sa ganyang paraan, malalaman mo na lahat ng mag-aaral ay talagang makikinig sa'yo. Hindi naman pwede na kanilang kukopyahin ang natutunan ng kanilang kaklase. So, ang nasa isip ng mag-aaral, kinakailangan niyang makinig kasi kung hindi, wala siyang maisusulat sa kanyang kwaderno. Lahat ng mag-aaral ngayon ay may kanya-kanyang ideya. May kanya-kanyang pagpapaliwanag ng kanilang mga naintindihan o natutunan sa iyong leksyon. Diba? Mas magiging makabuluhan ang kanilang pag-aaral, ang kanilang pakikinig, kung ganyan ang estilo mo. Ngayon, dito tayo sa mga posibleng magiging problema o komplikasyon kung ganyan ang estratehiya na iyong susundin. Una, may magtatanong, e paano yung mga visual learners na kinakailangan na may makikita sa harapan upang sila ay mas epektibong matuto? Napakagandang tanong. Diyan papasok ang iyong intervention. Diyan papasok ang mga iilang activity o mga teaching tools or instruments na pwede nating ibigay sa mga mag-aaral na visual learners. Pwede kang maghanda ng handouts. At pwede mong ibigay doon sa mga mag-aaral na kinakailangan o nangangailangan nito. Ikalawang tanong, paano mo masisiguro na ang mga mag-aaral ay talagang naintindihan o nasundan lahat ng ginawa mong pagpapaliwanag? Isa na namang magandang tanong. Diyan papasok ang mga iilang activity na pwede mong gawin sa klase upang lahat ng mag-aaral ay magtulungan upang maintindihan at malaman lahat ng naging diskusyon nyo sa klase. Isang halimbawa ng activity, pwedeng gawin ang think, pair, share. Sa ganyang activity, ang mga mag-aaral ngayon ay mag-iisip, magtatanong, magbabahagi, magtutulungan upang kanilang makuha o talagang maintindihan lahat ng diskusyon sa klase. So ang mga mag-aaral ngayon ay magtutulungan, maaaring may mga iilan na magtatanong, ano ba ang nakuha mong leksyon? Ano bang nakuha mo? Ano bang natutunan mo doon sa sinabi ni Miss o ni Ma'am sa ganitong paksa? Anong kulang sa naisulat ko sa notebook? Baka may iba ka pang definisyon dyan na hindi ko nakuha. Maaari mo bang ibahagi? Magtutulungan ang mga mag-aaral ngayon upang maging kompleto ang kanilang mga natutunan sa buong klase. Diba napakagandang activity? Pupunan ng mga mag-aaral yung kulang sa kanilang kasamahan. Mabibigyan ngayon ng oras ang mga mag-aaral na makilatis kung tama ba ang kanilang pagkakaintindi sa mga bagay-bagay kung kanila itong ikukumpara sa kanilang kasamahan. So magbabahagi sila, magtutulungan sila sa buong klase. Napakagandang estratehiya. Ngunit paalala, ang estratehiyang ito ay maaaring hindi maging epektibo sa mga iilang baitang gaya na lamang dun sa mga lower levels, okay? Pero sa karanasan ko, as early as in grade 7, ginagawa ko na ang estratehiya na iyan upang matuto ang mga mag-aaral, lalong-lalo na kung sila ay nasa mataas na baitang na. Marunong na sila ngayong makinig, umintindi, at gumawa ng kanilang sariling mga pagpapaliwanag mula sa kanilang pagtatuto sa iyong leksyon. Pero hinihikayat ko kayo, co-teachers, to try this strategy. Kasi unang-una, it is a time saver. Ikalawa, mas matututo ang mga mag-aaral na maging responsable sa kanilang sariling pagkatuto. At iyon lamang, co-teachers, at kung meron kayong mga suggestions, other opinions or strategies na sa tingin ninyo ay makakatulong din sa iba, maaari nyo namang ibahagi. Just comment in the comment section o pwede naman kayong magbigay ng mensahe sa ating Facebook page. At maraming salamat sa inyong pakikinig at sana naman ay nakatulong ang estratehiya na ito. Maaaring ginagawa nyo na ito
mas mabuti, mas paigtingin pa natin. Sa mga iilan na hindi naman ito ginagawa, subukan ninyo. At makikita ninyo ang napakagandang epekto nito sa mga mag-aaral. So, hanggang dito na muna tayo, co-teachers. So, thank you for watching this video. At sana naman, sa mga darating pa natin na videos, ay andyan pa rin kayo. Thank you so much and see you again. Bye!